Oy, ka-coffee! Naku, nagsalita na naman ang ating First Lady, si Madam Liza Araneta Marcos, patungkol po dito sa issue ng mga appointment, sa mga proseso dyan sa Malacanang. Kasi kung inyong matatandaan, no, na-issue yung mga appointment for sale, na magbabayad para ma-appoint sa position, at may mga ini-issue din kay First Lady Liza Marcos na nangingialam ito sa pagtatalaga ng mga opisyales ng gobyerno. Muli ha, paulit-ulit ito, ka-coffee, no? Muli pong naglabas ng statement, nagkaroon po kasi ng interview si First Lady Liza Marcos at kanyang inamin. Ano ba yung papel niya dyan sa Malacanang? Ano yung ginagawa niya? Paano niya tinutulungan ang kanyang may bahay, si Pangulong Bongbong Marcos, particular po sa mga processes dyan po sa Malacanang? Marami tayong ipopoint dito later on, ka-coffee, no? Political news, sa balitang ito, ka-coffee, no? Ultimate power broker daw po. Questionable, no? Marcos, si First Lady Araneta Marcos. FL Araneta Marcos spills real role in palace. Sinabi niya po yung totoo niyang papel. Pero yung iba syempre dito, yung galit kay First Lady, hindi nila paniniwalaan kung ano talaga yung ginagawang papel o tunay na papel ng ating First Lady dyan sa Malacanang. Sige, basahin natin. First Lady Liza Marcos has broken her silence on insinuation that she's the ultimate power broker and gatekeeper. Yan, grabe yung term nila dito ha. Power broker, gatekeeper. Pag sinabi mong gatekeeper ka-coffee, kumbaga yung nagko-control. Kumbaga, walang lalagpas na mga bagay-bagay nang hindi dumadaan sa kanya. Yan yung ibig sabihin natin dito ng gatekeeper in the administration of her husband. Gatekeeper daw po at power broker. Sa broker, yun yung nagko-control. Parang sa stock broker, no? Siya yung nag-handle ng, siya yung nag-de-decision kung ano yung bibili ng stocks, kung ano yung stocks na ibibenta, etc., etc. No? Ganyan nila ilarawan itong si First Lady Liza Marcos. With key appointments reportedly passing through her. Yan yung mga allegations dito kay First Lady. Yung pagtatalaga ng mga opisyalis, kasi grabe, libo-libong position ka-coffee ang meron tayo sa gobyerno, syempre, na kinakailangan ng appointment ang ating presidente. So ang bintang sa kanya, ang allegations sa kanya, kumbaga nagbubusisi ito. Si First Lady Liza Marcos, yung nagbubusisi dito sa mga appointment na ito. In short, kapag hindi ka gusto ni First Lady, abay, hindi ka maitatalaga. Yan yung kanilang argument, no? Yan yung kanilang claims dito. Totoo ba ito? According kay First Lady, definitely po, hindi po totoo yan. O, basahin natin ang statement niya dito. Sa interview niya dito sa Tatler Asia, familiar kayo dito sa Tatler Asia, no? For its August 2023 issue, bago lang ito, hindi ko pa nga napapanood ito eh. Marcos said she doesn't meddle in the way her husband leads the country. Hindi pa natin nababasa itong article na ito, kung ano man ito ka-coffee, itong naging interview niya. Marcos said she doesn't meddle in the way her husband leads the country. Kumbaga, hindi siya nangingialam kung paano pamunuan ng ating presidente yung ating bansa. Yung mga strategies, ano ba yung mga dapat, ano yung foreign policy, ano dapat yung gawin sa isang bagay, ano yung best strategy in doing things, hindi po siya nangingialam dyan. Hindi siya nagme-meddle according kay First Lady Liza Marcos. Bongget, yung pangalan pala yun yung PBBM, no? Bongget, would never meddle in my law firm. And I don't get that involved with this world. Yeah. Pag nilinaw niya, hindi nangingialam kasi may law firm ito sa First Lady. Hindi nangingialam si PBBM sa law firm nito. At the same time, hindi rin siya nangingialam kung paano pinamumunuan ni PBBM ang bansa natin, ang ating ang kanyang administrasyon. And I don't get that involved with this world. But he does ask for my help to organize, to set up a system, and then I leave him to it, she said. O yan. Malinaw yung kanyang papel dito. Tumutulong lang siya sa pagsisetup ng sistema, ng proseso, and then hinahayaan niya na si PBBM. Bakit kinakailangan gawin ito ni First Lady? No? Kasi nga, nandiyan nga yung issue ng appointment for sale. Baka hindi maayos yung proseso ng pagpili ng itatalagang opisyal o kawani ng isang tanggapan. Kasi hindi siguro malinaw ang proseso. No? Kaya tumulong ito si First Lady para i-set up yung process. Ganito dapat yung proseso. Ito yung dapat nadadaanan bago makarating sa ating mesa ng cabinet secretary o kaya ng presidente para lagdaan. Diba? Yan ang sinasabi dito ni First Lady. Tumutulong siya sa pag-organize at hinahayaan niya na ang administrasyon, si PBBM, kung paano niya ito gagawin. Kumbaga, system lang ka-coffee yung tinulong niya na i-set up dito. Yeah, malinaw yan ha, according po kay First Lady. To set up a system. System, actually, sa lahat ng bagay dapat may sistema. Kasi maaabuso kung walang sistema, no? Yung iba kasi, though malinis yung intention, yung nakapaligid sa kanila, hindi malinis ang intention, nadadamay, no? So, importante, meron tayong system na sinusunod sa mga ganitong klaseng sitwasyon. Hinahayaan na po ni First Lady Jen. The First Lady said she has never attended cabinet meetings over the past years that her husband has been president. That's him. Excuse me.
That's him shining. O, totoo to. Kasi nagbumonitor tayo lagi ng PBBM. No? Siyempre, every Tuesday, meron silang cabinet meeting. Never natin nakita dyan si First Lady na dumalo. No? Eh, kasi kung nangingialam siya dito sa administration, sa meeting ng mga cabinet secretary, si dapat nandiyan siya. Dapat nakatabi siya kay Presidente. E kaso, magiging stage wife ang labas niya dito. Pero hindi naman natin siya nakikita. Yes, verifiable ito. Pwede niyong balikan yung mga interviews. Pwede niyong balikan yung mga cabinet meetings ng ating Presidente. Hindi mo makikita si First Lady dyan. Saan mo siya makikita? Sa mga foreign visit. Diyan eh, kasi expected naman niya ka-coffee dahil First Lady siya. May mga events din niya sa bawat foreign visit, sa bawat pagpunta nila sa ibang bansa, may mga activities din yan para sa mga may bahay ng head of states, no? At common yan. Nangyayari talaga yan even in the previous administrations. That's him shining. Ay, ganda nito, ha? Kumbaga, nagpe-perform ng maigi ang kanyang may bahay, ang kanyang asawa nang wala siya, no? Diyan sa cabinet meetings or in leading the administration. Marcos, however, admitted that she did get very involved in her husband's presidential bid, sitting in meetings to strategize his campaign. Ayun, during the campaign, nung sila tumatakbo sa pagka-presidente, inamin naman ito ni First Lady, no, na very involved. Kumbaga, manager na manager ang labas dito ka-coffee during the campaign, no? Nakikipag-meeting, nag-strategize, what is the best move, saan dapat pupunta, bakit dito, bakit ganyan, etc., etc. No, dyan siya, naging ganap o totally involved sa transactions ng ating presidente before, no? Before he got elected as the president. After seeing how devastated he was over the 2016 elections, how could I not? Correct. Kung babalikan natin yung nangyari noong 2016, matindi talaga ang nangyari dyan kay PBBM. So siguro, dahil asawa niya, kahit sino naman ka-coffee, nakita niya kung paano nanlumo, no, ang kanyang may bahay. O, syempre, siguro, promise niya sa sarili niya, babalik tayo at lalaban muli tayo, no, at magtatagumpay. Plus, how in the intervening years, it was like he was in the wilderness. With his blessing, I was ready to play a significant role in 2022 elections. She said, ayun, malinaw ka, Coffee, kung bakit ginagawa o bakit ginawa ng ating president, ng First Lady ito para sa kanyang may bahay, para sa presidente ng Pilipinas at para sa general benefit, no, ng sambayanan. Ayan, paglilinaw ng ating First Lady, hindi siya nangingialam, pero natumulong siya sa pagsiset up ng system, particular po dito sa pagpili ng mga itatalaga. Kasi mahirap ka, Coffee, may mga nakalulusot eh, na madudumi ang intensyon eh. Yun ang mahirap. And again, hindi naman ibig sabihin, hindi na natin susuportahan si PBBM dito. Dahil common nangyayari naman ito. Dahil hindi naman talaga perpekto ang gobyerno, nangyayari at nangyayari yung ganitong klase ng sitwasyon. Anong say mo dyan, ka-coffee? Anong ba sasabi mo dito na, ko as usual, yung mga laging galit kay First Lady, negatibo ang magiging opinion. Pero you are entitled to your opinion, but we have to respect others' opinion as well. Alright? Sige, comment your opinion and reaction dyan sa ating comment section, nang babasa rin po ng iba nating mga ka-coffee. Alright? Kung nasa Facebook ka, ka-coffee, at hindi ka pa naka-follow, hindi ka pa naka-like, no, sa ating Facebook page na ka-coffee, i-click lang po yung follow o like. Walang bayad dyan, ha? Libre po yan. Kung nasa YouTube ka naman, i-click lang po ang subscribe. Yung join po, may bayad yan. Huwag niyo pong pindutin yung join kasi may monthly juice po yan dahil may special content for that. No? At sa YouTube, subscribe lang. Libre din po yan. Alright, maraming salamat sa pagsama sa akin, ka-coffee. Sana magtuloy-tuloy na itong magandang sikat ng araw. Tapos na po yung mga sunod-sunod na pag-uulan. Imagine na almost 3 weeks na nag-uulan dito sa Metro Manila. Napakahirap, ka-coffee, ng buhay kapag ganito, no, na maya't maya ang ulan. At syempre, yung mga kababayan natin binabaha, yung iba hindi makapagtrabaho, lalo na yung mga nasa construction side, no, dahil malakas ang ulan. At ang aming internet nga hindi maayos-ayos ang Converge, dahil 2 weeks na hindi pa rin naaayos ng Converge dahil ang maulan, no. Sige, tanggapin natin yan. Acceptable naman yan dahil baka makuryente nga naman. Kaya until now, magti 3 weeks na, no? Actually, mag 1 month na. Ang problema dito sa Converge, kung maningil, buo. ilang araw lang ka-coffee. Actually, hindi pa naaayos. Sige, iayos nyo na lang yan. Kahit 3 days lang nagamit natin dyan, bayaran natin yan ang buo. Shout out kay Converge, no? Napakahina ng serbisyo. Alright, paalam sa inyo, ka-coffee. Bye-bye.